parang ma-connect ay Lord willing. Yung Espiritu Santo yan din naman para ibigay siya ng way para ma-dapting natin yung mga bagay sa ating panahon na yan naman ay dapat madapting. No? So, ang pamagat, Saint Virgin yung pamagat. Ngayon, ang prominenteng versikulo dito, alam natin ito na babalikan ko lang yung versikulo niya doon sa Mateo. Tama? Sa Mateo niya. Para mayroon lang tayong... magiging pinaka-pattern. Mateo 24 ito. Okay, dito. Salamat, Pastor. Sige. Alam ko nang alam na dito ito. No? So dito, inamo ng ating kapatid na propeta aksa ito. Na yung converted, dito natin nabasa, nasabi niya, they shall be the kingdom of heaven, be likened unto ten virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And five of them were wise, and five were foolish. And that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessel with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and sleep. And in the midnight there was cry, made, behold the bridegroom coming, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and cleaned their lamps. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and unto you, but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And when they went to buy, the bridegroom came in, they were ready, went in with him to the marriage, and the door was shut. And afterwards came also the other virgin, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. O, hanggang dito lang po ako. So, dito sa istoryang ito, yung ten virgins, dito sa verse 2, sila'y hinate sa pagiging matalino at mangmang. Pero lahat yun tinawag na ten virgins. Pero binibaytan sila sa pagiging matalino at mangmang. So ang salitang virgin, ipinaliwanag ito ng ating propeta na tumutukoy lang siya sa holy being in sanctified. Yan ang salitang virgin. Okay? At kung pagiging holy, clean, and sanctified, hindi lang ang bride ang papasaya. Maraming pwedeng pumata. Kung ang pagbabatayan natin sa virgin ayon sa statement ng propeta, na ito'y tumutukoy sa salitang holy, clean, and sanctified, ang ibig sabihin ng virgin. Kung nakakita na kayo ng mga budig, wala na silang ginagawa sa loob ng templo, hindi magpabalan. So, papatag sila dyan. Mga budig. May kaibigan akong Muslim, sabi niya, kami mga Muslim, meron din sa amin bad Muslim, pero may mabuti rin. Diba? So may mga tao sa iba-ibang denomination o religious na sila'y mayroong ganitong anyok bilang isang malinis na dalaga. Tinatawag na perfinkia. Okay? Kasi yun lang naman ang pattern na sinabi niya. Pagdating naman sa verse 3, and that were foolish took their lamps and took the oil with them. So ang problema dito, doon sa kabila o doon sa kabiyak,
ng Timber James, sabi rito, dahil wala ng langis ang kanilang katawan. So, ang breaking ng prophet, ang churches ay katawan. Ang katawan ay tinawag niyang iglesia. So, hindi lang tayo ang tinatawag ng bride na iglesia. Mula Katoliko, paakyat ng Pentecostal, iglesia. Hanggang kay empty. Pero ang problema, wala ng langis. At ang langis ay tumutukoy, sabi niya sa Espiritu Santo. So, pwede na may langis dito sa panlabas kung siya ay naanglihan. Pero doon sa kaloob-looban, rain yun. Dahil ang sabi doon sa John 14, when the Holy Spirit come upon you, He shall teach you. So, importante yung langis na yon na nasa iyo. Kasi hindi ka nga mauubusan. Dahil siya nga ang magtuturo, yung langis na yon ang kailangan ng bawat churches upang hindi siya mawala sa pagiging berhen. Namatalino. Kasi nabiyak na eh. Dahil sa verse 3, sabi doon, wala nang langis ito. Lima. Umaatin ako ng Bible study, kaharap ko Methodist, Baptist, Trinitarian, hanggang ngayon, ka-Bible study ko sila. Parehas lang kami sa Biblia. Pero pagdating sa tinatawag na ibang parte ng Biblia, sumasabog na sila. Bakit? Dahil wala ng langit. Subukan mo ang susakyan o walang langit, pakistat mo, nagapakaagad yan. Hindi mo na magagamit. Subukan mo yung kasukasuan mo, wala nang langis yan, ang sakit niya, may arthritis ka na. So, ganun, kahalaga ang langis sa isang katawan. Kaya makikita natin, ang kaibahan lang nila, hindi yung salitang timber gel, dahil parehas lang silang Holy Living Sanctified. Ang kaibahan nila, doon sa knowledge and understanding na magmumula sa Espiritu Santo yun. Kasi wala tayong source ng knowledge, wala tayong source ng revelation. Maliban sa Espiritu Santo. Kaya pagdating sa verse 4, sabi dito, the wise took oil in their vessel. Ang kaibahan lang, yung kasama sa timber gin, tinawag na wise, meron silang knowledge and understanding. Meron silang langis sa kanilang iglesia. Diba? Meron silang langis sa kanilang iglesia, may Espiritu Santo sila. At sabi dito, while the bridegroom tarik, ibig sabihin, padating na ang Biblia, pero nagtagal pa. Hindi pa yata ako pinapanganak, mayroon ang pananampalataya na sabi, ibenta na ninyo ang lahat ng ari-arian nyo dahil darating na ang Panginoon. So yung mga walang langis, nagbentahan. At nung hindi dumating ang Panginoon, nangatisod at nagbackslide. Dahil niloko sila ng kanilang leader. So dito nakita natin, dahil nagtagal ang Panginoon, ang sabi rito mga kapatid, they all slumber and sleep, napagod sa kakahintay. Ikaw ba naman, hindi napagod ka, hindi kang bukit? Ang bukit niya, tulog parehas. Yung timber seems ay natulog. Malinaw yung verse, natulog yung lahat ng berhen. Yung bride, virgin din yun. Yung sinabi rito na yung virgins na walang langit, tulog din ang iglesia. Diba? Walang dumating na nobya. Walang dumating na nobyo para iangat na sila at sila'y i-rapture na. Ngunit, dito sa verse 6, sabi rito, and at the midnight, there was cry. He cried, me. Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Mabuti na lang, mayroong matagat na nagbabantay sa ating gabi. At sumigaw siya, narito na ang nobyo, at lumabas na kayo. Alam natin, ang nobyo ito ay patungkol kay Jesucristo. Bakit? Nagkaroon siya ng appearing. Sabi ng prophet, the seven still bring him back to the earth, which is Christ. Ang hindi pa bumabalik yung glorified body niya na nakaupo. Pero bumalik yung buo kapag siya siya. Yung wisdom, yung revelation, bumalik yun. Yung fullness of its power,
Bumalik yan sa opisina ng dasalukman na ginampanan ng propeta. Yan ang haral ng dasalukman na sinabi doon, dasalukman revealed again. Kaya nagmanifest yung kapangyarihan niya kung ano sinuporta niya doon sa barangay. Bumalik yan sa time natin itong 19th century. Bumalik yun. Sabi niya, the forward is to be born into manifestation. So, itinalik yun at sinasabi yun ng messenger na Jesus Christ is here. Pero hindi niya tinukoy ang glorified body. Dahil na natili yun na namamagitan sa akin. Hanggat hindi pumapasok yung uling bini, hindi pa babalik yun. So, ang ibinaba niya, yung kapangyarihan na kagaya nung nasa early church. Kaya dito, makita natin, yung nagpuyat na ito, kung babalik tayo kay David, si David na bilang hari, naglalagay siya ng tagakita doon sa tower. Kung tawagin nila yan doon ay watchman, ang rason. Ang watchman na yan, ang trabaho niya, isecure na malayo sa kapahamakan ng buong sila. Kaya makita natin mga kapatid, yun ay tipo ng isang propeta sa kapanahonan. At ang propeta ito, ang trabaho niya ay bantayan kung darating ng nobyo. Kaya sa ating gabi, sabi niya, bumaba na siya at tumayo ang sampung berhen. Tumayo, hindi naman naiwan yung mangmangi. Tumayo din. At nag-ayos din siya. Sabi niya dito, sa 7, then all those virgins, naglinaw, lahat ng mga berhen, hindi naiwan yung lima. Tumayo din. Arose and trim their lamps. And the fuller said unto the wise, give us your oil, for our lamps are gone out. Dito nagkaroon ng diferensya kasi, ang sabi ng mangmang na berhen, bigyan mo kami ng inyong langis, sapagkat namamatay na ang aming lampara. Sumagot ang matalino sa verse 9, and the wise answered saying, not so, lest there be not enough for us in you, but go rather to them that sell and buy yourself. Tignan natin mga kapatid. Nagkaroon na tayo, I believe mga 18th century pa, o bago mag 19th century, meron nang lumabas na ang apelido ay Parham, pero hindi pa rin siya. Merong lumabas na Billy Graham, pero hindi pa rin siya eksakto. At yung pinakahuli, yung Billy Branham. William Mario Brown. So, nagkaroon na tayo ng tatlong ha? Parham, Billy Graham, and then yung William Marion Branham. Hamang dulo. So, tatlong ham yan eh. Diba? Tatlong ham yung lumabas na pilido na yan. Pero ang pinaka-perfect yung isa. Yung nakakita sa pagparito ng seven seal na ito'y nandito na pala at hindi pa napuna ng mga tao. Tama? Kaya makita natin dito na kinapos dahil kung makikinig tayo ng aral sa denomination, wala po kayong langis na makukuha doon para pailawin yung revelation na nasa iyo. Wala po. Ang meron doong grasa. Lalo bibilim at uusok yung tambutso mo hanggang mapuno na lang tumi yung salamin mo at di ka na makatanda. Dahil ang sabi ng prophet denomination, sabi niya, ito'y natuyo. Sila yung ilog na natuyo. At talagang dry sila. Pero itong tinatawag na matalino, hindi siya natuyo. Sapagkat nandun ang langis. Okay? So yung five wives kasama sa ten virgins at siya'y may langis. Yung lima naman, hindi naman nawala ang pagka-virgin kahit wala siyang langis. Hindi naman nawala yun. Okay? Hindi naman nawala. Virgin pa rin siya. Wala lang siya tinatawag na oil. At tinawag din siya na sa term dito iba ay foolish virgin na tinawag na mangmang na babae. Kung ililetiran naman natin ito, ang dami kong kakaibigan eh, abogado. Eh, hindi naman pangmang yun. Sa grammar nga lang eh.
kampungan ang inabot ko. Bakit? Ano pa kagaling nung abogado na misayamik na kaibigan ko? Pero pagdating dito, umuusok siya pagdating sa pencil, sa tangler, mga pinag... Umuusok siya doon. So, wala talaga siyang nami. Walang mailabas. Kaya makikita natin mga kapatid, yun ang kaibahan ng White Virgin. Pagdating sa oil, kasi ang oil ay ang Espiritu Santo na siyang resources mo kung bakit nananatili tayo may kagalakan ngayon sa aralan na ito. Sabi dito, and while they went to buy, so bumili na itong magmang na birhen, dahil itutusan silang bumili. Alam niyo ba yung salitang buy? Hindi po ito pera. Noong araw, ang salitang buy, palitan tayo ng produkto. Diba? Hindi kagaya ngayon, gumagamit na tayo ng papel na pera. Pero noon, kung kailangan ko ng kamatis, papalit ako ng titaw yan. Barter, yun ang salitang buy. Diba? So, ang sabi nung ano, mag-barter tayo. Sabi nung kahit, hey, maghanap kayo sa mga nagpa-barter sa nagbebenta. Hindi siya nagpa-barter. Kasi gusto nila yung oil. Yung salitang delay, exchange yan. So, hindi pumayag yun, matalino. Walang exchange. Pumunta ka doon kay Benihel, nagpa-barter yun. Ilalim mo si Benihel. O, nagpa-barter yun. So, doon niya inutusan. Itong mga Benihel na ito. Ang dami ngayon, pumunta kayo doon sa Tamayong, may nagpa-partner doon. Diba? Sa Davao. So, yun ang salitang pili. Palit kayong dalawa. So, hindi pumayag yung wife. Sabi ng wife, pumunta ka doon sa gusto makipagpalit doon sa produkto mo na yan. Kaya sabi rito, ang sabi niya, hindi siya pumayag, so ang ginawa nung mamang, dahil kailangan nila ng oil, sabi niya, sinabi nung matalino, baka hindi magkasya sapagkat sakto lang talaga ito sa amin. Alam niyo ang ginagawa ng oil sa atin, bro? Pinapanatili yung imahe ni Kristo. Sapat lang talaga yung anointing na yan. Kasi tignan mo, kung hindi magsasapat yung langis sa akin, pagpasok ko sa pinto, kailangan sakto. Alam niyo yung pintuan, sabi ng prophet, mayroong pattern. Ba't meron lang palang whiteboard dito? Pako. O? Minsan ito illustration ni Brad Banham eh. Ang iba Banham. Ito na lang, no? Pwede ba, no? So ito lang pattern. Yung oil, pinapanatili niya yung sukat mo. Kasi, sabi niya, may pattern at kinuha doon sa pattern. Diba? Kapag ang kamay ko, halimbawa, nagkaroon ng elephantiosis, lumaki! Pag ipinalik ko yan doon sa pattern, di na kasi kailangan tabasin ito. So yun ang ginagawa ng oil. Pinapanatili lang na yung character natin, sukat kay Kristo. Pag lumakas ka dyan, pakalabingan si Kristo na yan, pagbalik ko, hindi ka nasukat ko. Hindi ka nakasya. Diba yun ang purpose ng oil para sa akin, panatilihin ka lang sa sukat ni Kristo. Kasi ang kailangan niya, yung pattern. Diba ang kailangan ng Diyos, yung image ni Christ na nasa iyo. Yun ang langis para sa amin eh. Kasi wala tayong larawang kinuha sa iba. Kasi pag wala ka sa image ni Christ, andito ka sa yung image of the beast, ang makukuha mong image. At ito ngayon ay for sale. Yung image of the beast ay nag-welcome sila ngayon. Welcome ang World Council of Churches ngayon sa image of the beast. Kasi dalawang image yun eh. Ang image mo?
image ni Christ o image ng beast. Wala tayong paglalagyan. Dalawang resources ng larawan niya. Di ba? So, yun ang kahalagahan sa akin kung bakit ang white virgin hindi niya binigay ito sapagkat ito'y binahagi lang doon sa matalino. Okay? So, sinabi niya pa rito, and afterwards came also the virgin saying, Lord, Lord, open to us. Pagdating na sa 11, bumalik ang virgin. At sabi niya, Lord, Lord, open to us. Hindi naman to oneness eh. Kasi kung oneness to, dapat, Lord, open to us. Tunes to eh. Lord, Lord, tunes to us. Kaya yung mga tunes na iwan. Kasi kung oneness to, Lord, open to us. Inulit niya dalawa. Tunes to. Kasi wala kung naman ang Trinitarian, baka dalawa. So makita natin, hindi, pinatawa ko lang kayo mga kapatid. So dito nakita natin na naiwan itong grupong ito na tinawag na virgin din. So hindi tayo pwede kumistambay sa pagiging virgin kasi hindi yun ang magiging finality o total para sa makapasok. Sabi niya rito, and he answered and said, verily I seek unto you, I know you not. Ang sagot ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, pero kilala nila ang Panginoon. Okay? Hindi ko kayo nakikilala. Yung salitang hindi ko kayo nakikilala, sabi niya, I know, pastense siya ng yung no, present. Ito yung pastense. You. Ginamit din niya ni Mary. Nung tinatanong si Mary, magbubuntis ka ayon sa Espiritu Santo. Ang sabi ni Mary, I knew not the man. So ang salitang knew at no, napaka-importante sa wise. Malalim sa kanya ito dahil ito'y tumutukoy sa relation mo doon sa group. Kay Mary ang salitang new city. Pakikibahagi, gawin mong bahagi. Kasi pag ibinigay mo ang sarili mo sa isang babae, ibig sabihin niya, kinuha mo siya bilang bahagi sa katawan mo. At ginamit din dito, sa verse na ito, nasabi niya, hindi ko kayo kilala. Sino? Yung my foolish virgin. Bakit hindi kilala? Wala silang relasyon kay Kristo. Dahil kung meron, ba't niya gagamitin ito? Diba? Kaya nga tinawag ka, white bride, kasi may relasyon ka kay Kristo. Yun ang salitang you at no. Diba? Pwede ba namang may amnesia si Yesu Cristo? Ay, ako nag-amnesia ko. Hindi pwede yun. Wala pong amnesia ang Diyos. Dininay niya lang talaga kasi hindi nila tinanggap ang mensahe sa kanilang panahon. Na yung sana ang magbabalik sa kanyang relasyon. Pero hindi sila nakabalik. Siguro, nagatili na lang sa pag-ibig ni Sene. Kaya dito, nakita natin, sabi niyang ganon, I know you not, yung palang ginamit, yun nilagay ko eh, no? Pero you naman pala, sorry. I know you. Naging you to. So sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Ngayon, yun ang naging kahirapan sa kanila, yung sa araw na yun. Kaya nakita natin, na napakahalaga na may relasyon tayo kay Kristo. Totoo, kasi sa denomination, yung kaibigan kong Trinitarian, sabi niya, Pastor, hindi mahalaga yung makaliwaga na nangyayag sa iyo. Ang mahalaga, relasyon kay Kristo. So sa kanila, walang kwenta ang revealed word, walang kwenta ang mystery na hayaan, basta sa kanila, relasyon lang.
Kaya sabi ko, paano ka naman magkakaroon ng tamang relasyon kung hindi mo kilala ang Kristo mo sa panahon mo? Sabi ko, sayin mo si Kristo sa akin kung anong pagkakilala mo. Sabi ko, si Kristo yung duguan, si Kristo yung pinako. Ikaw ako, past tense na Kristo yan. Anong kaibahan mo sa Katoliko? Yan na yan din ang Kristo yung kilala nila. Ang Kristo po yung nabuhay. Wala nang dugo-dugo yun at wala nang dalakusyon. Hindi na nila nakilala. Bakit? Nag-adjust ng itsura ng Panginoon. Kaya makita mo ang isang tao, minsan yung isip nila nasa lumang Kristo. Hindi nila nakita yung Kristo nag-arise. So yun ang kabila natin sa denomination. So ang foolish virgin, nakikipag-relasyon sila sa lumang imahe ni Kristo. Malinaw yun ang Katolik, lumang pa rin. Tanungin yung denomination. Kailan mo si Kristo? Saysay mo nga sa akin. Ang sasaysay sa'yo, yung bago ipako. Yung Kristo umiyak. Yun yung mga lumang Kristo eh. Yung Kristo, Father, Father, why forsake of me? Yun ang ipapakilala sa'yo. Hindi yung Kristo na-reveal. Diba? So yun yung kaiba. Kanyan lang po, mga kapatid, at ayoko magmalabi sa biyayang ito na sinasalob nyo. Tapos ako'y natutuwa na nakasali ako sa araw natin.